Now, in this video, let's talk about the rules in alphabetic filing. At ito ay nasa civil service exam mismo. Now, arrange, ito ay post natin February 4 pa dito sa Philippine Civil Service Review for All, FB group ito. Arrange the following alphabetically. Para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito namang Philippine Civil Service Review for All FB group ito kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now, para hindi na mahaba yung mismo introduction natin regarding dito sa lahat ng mga videos kasi natin, mayroon tayong inuulit-ulit ko lang yung nandito. So, ugaliin na rin basahin or i-click yung mga links na nasa description ng videong ito. Now, ang instruction, arrange the following alphabetically. Remember na kailangan nyong malaman regarding sa alphabetic filing kasi ito ay part sa civil service exam, sa Subprof na civil service exam. Before tayo maka-alphabetical nito, names of individuals should be arranged in the following order. Surname or yung family name. Next, yung first name. Then, yung middle name or yung mismong middle initial. So, bago natin ito sagutan, doon muna tayo sa pinakasimple. So, doon tayo sa rule number 1. Na yun na nga, i-write muna natin bago natin, dito muna tayo sa isang set na sample natin. Na dapat, bago natin i-arrange siya, dapat naka-arrange mismo yung names nila. Ito, i-arrange natin. That will be Tayoni. Tapos, yung kama niya at saka Leonalyn at yung middle initial. Next, Tayoni pa rin. So, paspasan na lang natin to ha. Na pwede na natin i-arrange alphabetically. Ang pinakauna na mga letters na andito, meron tayong letter T at letter C. So, obviously, pinakauna itong letter C. Next, sa number 2 natin, may tatlong tayo ni pariho yung letra dyan. So, doon tayo sa next. Parihong L, parihong may Leo, Leona. Doon tayo sa pariho siyang may Leona. So, parihong may Leona. Ngayon, ang next ay letter R at letter L. Ang letter L ang nauna. So, yan na yung number 2 natin. Sa number 3, parihong merong RD at RD. Kaso lang, may letter O ito. So, obviously, ang number 3 ay itong walang O. At yung last ay ito nang si Leonardo. So, ganun lang ang pag-arrange. Now, isa sa mga rules, paano kung mayroong mga, halimbawa, yung mga apelyedo na, lagyan natin ng ibang apelyedo ito. Lahat na ito, lagyan natin ng, ano ba yung may dalawa? Delos Santos. Halimbawa, Delos Santos. Kopyahin lang yung buong apelyedo na Delos Santos. Kahit tatlong words pa yan, kopyahin yan siya, ilagay mo yan sa pinaka-first. So, lagyan natin ng, halimbawa sila lahat ay Delos Santos. Okay. Ngayon, halimbawa naman, mismo sa pangalan naman, doon na naman tayo sa pangalan. Halimbawa, yung pangalan ay merong Maria. Di ba may mga ganyan na pangalan? Maria, ganyan. Lynn, o halimbawa. Together mo yan siya kasi siya yung first name. Part siya sa first name. Or pwede mo nang lagyan natin ito ng Del Castillo. Meron ding Del Castillo. So,
Kasi yan ay isang family name yan. So, ilagay mo yan sa mismong isang set as family name. Ngayon, yung John naman, halimbawa, John Michael ito. Ito ang pangalan niya, ang first name niya ay John Michael. So, magkasama yan sila, John Michael. Now, halimbawa, pareho yung pangalan nilang Leonardo de los Santos. So, bago natin siya ma-arrange alphabetically, kailangan yung mga names mismo ang i-arrange natin. Family name, ulitin ko lang. Tapos, yung first name, and then yung middle name or middle initial. So ngayon dito sa apat na ito, paano natin ito i-arrange? Tingnan natin yung pinaka first na letter. Letter D lahat. Next, letter E lahat. Kaso lang dito ay meron tayong space. Merong space dito maliban lang itong si Del Castillo. Ang next sa E ay L agad, walang space. Therefore, sa apat na names na to, therefore, ang pinaka-last natin ay itong Del Castillo. So, yan yung pang-apat. Yung 1, 2, 3 natin, pareho yung apelyedo, De Los Santos. So, doon na tayo titingin sa first name. Meron tayong M at dalawang letter L. Anong nauna dyan? Mas nauna yung letter L kaysa M. So, itong M, obviously, yan yung pangatlo natin. Next, saan sa dalawa ang mas nauna? Parihong Leonardo. Pero, dun sa middle initial nila, letter C ang isa ay letter M. Mas nauna sa letter C. So, yan na yung number 1 natin at yung second natin ay yung may initial na letter M. Ma'am, paano kung yung names nila ay may junior at may senior? So, halimbawa, meron naman tayo ditong dalawang pangalan na Leonardo de los Santos. Pagpalagay natin yung isa ay junior. Yung junior ay ilalagay after sa middle initial or middle name. Junior. Yung isa naman ay senior. Diyan ilalagay after sa middle name or middle initial. Now, pag-arrange na naman. So, dito pa rin tayo sa tatlo na De Los Santos kasi mas nauna yan kaysa dito sa Del. Doon muna tayo sa may space. D-E tapos space. Mas nauna yan kaysa yung D-E na direkta letter L ang next. So, sa pinaka, dito sa tatlo, ang pinakauna dito, sa dalawang letter L, Leonardo. Now, doon tayo sa letter C. Mas nauna pa rin siya. Letter C. Kasi dito yung unahin natin kaysa yung mga senior, junior dyan. So, letter C. Next, doon pa rin sa letter M. Next, ay yung De Los Santos at Del Castillo, obviously, yan pa rin yung third at yung fourth. Now, dito naman tayo sa isa sa example natin. Erase muna natin ito lahat. Leonalyn Mutya Tayone. Tayone muna unahin natin. Yan yung family name, kama, yung first name, at saka yung Mutya. Then, ito naman isa, Tayone. Tapos yung first name na Leonalyn, walang initial or walang middle name. Next, Tayone. Then, yung given name or yung first name, Leonalyn, tapos yung Castillo. Next, Castillo, tapos yung first name, John, at yung middle name na Mutya. Then, Castillo, and then ang pangalan niya ay John. Ang pag-arrange, tingnan ulit natin yung pinakaunang letters nila. Ang pinakaunang letter na nandito ay letter T at letter C lang. So, ang C mas nauna sa letter T. So, focus ka lang sa letter C. Parihong Castillo. So, kung parihong Castillo, doon tayo sa first name. Ang first name, parihong John. Pero,
wala itong middle name or middle initial. So therefore, ito yung number one, pinakauna sa listahan, at ito ang pangalawa sa listahan. Next, sa tatlong natira, parihong tayoni. Parihong tayoni, parihong leonalin. Pero may isa dyan na walang middle initial or middle name, kaya yan na yung pangatlo natin. Yung pang-apat at pang-lima, pariho pa rin silang tayoni, parihong leonalin, pero tingnan mo yung middle name nila. Yung isa ay letter C ang nauna, yung isa ay letter M ang nauna. Unahin mo yung letter C kasi si letter C mas nauna sa letter M, so therefore ito yung pang-apat, then pang-lima. Now, paano naman kung halimbawa yung mga apelyido dito sa dalawa, yung isa ay Del Castillo pero meron siyang nakalinyang ganyan, tapos yung isa ay walang nakalinya? Laging tandaan, kapag may ganito, consider mo yan na isa lang. Pero, once makonsider mo yan as one unit, ignore mo agad yung hyphen na yan. So, therefore, nakalagay na yan, automatic na yan na isang unit yan siya. Kapag mag-arrange na tayo, i-consider mo itong dalawa na pariho lang kasi i-ignore na natin yung hyphen dito. Once na ilagay mo siya sa isang as one unit, pagkatapos niyan, pag mag-arrange na tayo, ignore mo lang yan siya. Pwede mo siyang i-consider as space katulad dito sa isa. Ngayon, doon na tayo mismo sa ating problem mismo. Delete na lang natin ito lahat. Arrange the following alphabetically. Bago natin yan gawin, yung mismong kada pangalan dyan ay dapat i-arrange muna natin. Una, yung apelyido, family name. Next ay yung first name at yung middle name or middle initial. While kung ilalagay yung mga junior at senior sa pangalan, yun ang ilalagay nyo dito. Tapos, yung mga title, katulad ng Mr., Mrs., Engineer, yan yung pinaka-last na ilalagay, doctor or attorney, yan yung pinaka-last. Bali, before we will arrange the following alphabetically, yung mismong pangalan, i-rearrange muna natin according sa, ang una, family, first name or middle initial, at itong mga suffixes na junior, senior, or PhD ba yan, at ito naman yung pinaka-last, yung title na Mr., Mrs., Engineer, Doctor, Attorney, kung ilalagay man yan siya. Sa letter A natin ay Mr. Jonathan De Los Santos Jr. Unahin natin yung family name, De Los Santos. De Los Santos. Koma. Tapos yung Jonathan. Anong in-next natin? Yung Junior. Junior muna isulat natin bago yung Mister. Next, ang apelyido. So, sulat muna natin, Dimaguiba daw. Tapos yung kama. Yung first name, Ana Beth. Middle initial, P. At yung mismong title niya na doctor, nasa last part. Next, Alejandro Agustin. So, yung Agustin muna. Agustin, comma, Alejandro, first name. So, this is Alejandro. And then, yung middle initial. Next, De Los Santos. One word ito. De Los Santos. Kama. Tapos, yung first name niya na Jonathan. Next ay yung mismong senior.
at yung title niyang attorney. Sulat natin dyan. Next, De Los Santos pa rin. De Los Santos. Tapos yung name na Jonathan. And then, yung junior. Ngayon, pwede na tayong mag-arrange. Tingnan mo yung pinakaunang letters dito sa mga family names dito. Agustin, obviously, yan yung number one. So, isulat na natin. Yung pinakauna natin ay yung may Agustin. So, letter C ang pinakauna natin. Next, pareho ng letter D lahat. Pero yung isa, D-I. The rest, D-E. So, obviously, itong D-I, yan yung pinaka-last. Ito, yan yung panglima natin. Yung, asa na yan siya? Ito yung panglima natin. So, yan ay letter B. Sulat natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. Now, ngayon, itong tatlo, De Los Santos, pariho din silang Jonathan. So, ang titingnan natin, yung mismong junior, senior. Yung isa, parihong may junior. Isa lang ang senior dyan. So, yung parihong junior, yung isa ay walang nakasulat dito. Ito naman ay mister. Ibig sabihin, ito na yung next. So, yan yung letter E, yan yung second natin. So, ito na yung second natin. Kasi, ito yung mauna kaysa dito sa mayroong mister. So, now, yan na yung pangatlo natin. Yung letter A, yan na yung pangatlo natin kasi meron yung mister, letter M. Next, ano pa ba ang natira natin dito? Ito na ang letter D natin. So, ito na yung pang-apat natin. So, letter D. Senior, letter S. Mas nauna si letter J kay ni letter S. So, yan yung pang-apat. So, therefore, ang sagot dito ay C-E-A-D-B. Kung i-rewrite natin yan siya, i-rewrite natin para klaro sa inyo. Wait. Letter C. So, unahin natin yan siya. Agustin. Wait. Agustin, comma, Alejandro. Tapos, G. Next, ito. Sulat natin yung De Los Santos, comma, Jonathan. And then, Junior. Next, itong De Los Santos pa rin. De Los Santos, Jonathan, tapos Junior, Mister. Next, ang pang-apat natin ay itong letter D, De Los Santos, Jonathan, Senior, Attorney. At ang pang-last, itong si Dimaguiba, comma, Anna, Beth, Doktor. Now, all I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. These are the basic rules of alphabetical filing. Knowing these rules will help you ace the clerical ability dyan sa Subprof Civil Service exam. Thank you and God bless.